Proud na proud pa kayo sa mga atleta dahil naka-gold, ito ay magiging sampal sa inyong mga mukha. Sobrang nakakahiya po talaga itong administrasyong ito. Pero inyo mga idol, pagbati lang po ang natanggap ni Yolo dito po kay PBBM. Pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa may tutulong ng pamahalaan? Hindi nyo na po kailangan niyang itanong para po sa mga atleta. Magkusa po kayo sa gobyerno na tulungan sila na mag-improve para marami tayong makuhang gold medals. Ito ang magpapatunay na nakakahiya po talaga. Biruin nyo, wala pong uniforme ang atleta natin sa larangan po ng gold. Proud kayo? Nakakahiya! Sana all may uniform. Kami lang wala. Ano pa naman klase ng Olympics to? Diyos ko, shout out naman dyan sa mga walang nagbigay. Asa na ba yung uniform namin? Diba? Nakakahiya. Proud na proud kayo? Suportado ng pamahalaan ba ang mga atleta ng ating bansa? O suportado lang nila kapag may natanggap itong gold medal, silver, bronze? Yo, what's up mga Lodges, Big and Peps TV, welcome back po sa ating channel. Gusto ko lang po pag-usapan itong pinapakalat ng mga jutak talangkang mga tanso sa isang page o grupo mga Lodi. Kasi di umano, sinasabi daw po ng mga DDS, malas daw po si PBBM walang gold medalist sa Paris Olympic. Buti na lang sa panahon ni Duterte may gold medal sa Pilipinas. Gold medal in PBBM admin, not one but two, and counting hanggang natapos ang laban. Pauso kayo talaga, no, para maging masama lang ang mga DDS. Gagawa-gawa kayo ng kwento. Ito po yung post mga idol, oh, dyan po sa tambayan daw po ng kocheros. Kilala ko po ito kung sino may-ari ng group page na to mga idol. Alam naman natin, isa po yan sa mga anti-Duterte. Hanggang ngayon, banat ng banat po. Oh, ito ha, para sa inyong kagustuhan na talakayin o ipagmalaki, proud na proud pa kayo sa mga atleta dahil naka-gold sa Paris Olympic, ito ay magiging sampal sa inyong mga mukha. Totoo nga ba na sinusuportahan ni PBBM ang mga atleta? Yan ang alamin po natin mga Lodi. Dahil dito pala po sa papakita ko sa inyo, sobrang nakakahiya po talaga itong administrasyong ito batay sa suportang pinapakita nila sa mga atleta nating mga kababayan. Anak ng tinapay naman. Pero inyo mga idol, pagbati lang po ang natanggap ni Yolo dito po kay PBBM. We witness history as Carlos Yolo clinched the Philippines' first gold medal in artistic gymnastics at the Paris 2024 Olympics. Hooray! I am confident that it will not be the last. Congratulations, Caloy. The entire country stands proud with you. Wow. Proud na proud si PBBM dito po kay Carlos Yolo. Pero mga Lodi, hindi na naman po kilala kung sinong Carlos yung binati niya o Caloy. Ito oh, mga Lodi, patunay na wala po pake ang ating pangulo sa mga atleta. Si Caloy Lozaga is going to go. Ay, sorry. Diba? Caloy Lozaga daw mga idol. Anak ng tina. Oh, sige, palusot nyo. Ipalusot nyo kung nanonood ba talaga siya ng Olympics dito po sa Paris 2024. Na alam niya talaga na itong si Caloy Yolo ay nanalo po ng gold medal at dalawa pa po ito. Anak ng tinapay naman, PBBM. Yun ang pinakakailala kong Caloy eh. So, Caloy Yolo, ginawa pa po I think he will continue to greater heights in sport. Oh, di ba? Ang lupit talaga ng idol ninyong si PBBM. Bravo. Natutuwa talaga ako at suportadong-suportado niya ang ating mga kababayang atleta. So, eto na, pagbati lang po ang natanggap ni Yolo, mga idol. Sa tingin ko, wala po yung cash. At eto po ang patunay na wala pong balak bigyan ni PBBM ng cash reward si Yolo sa kanyang natanggap na dalawang gold medal sa Paris Olympic, mga Lodi. Actually, dahil may monetary reward na siya kung saan nang gagaling, ang talagang pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa may tutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalists sa Olympics. At nadaanan niya lahat yan. He went to the Tokyo Olympics. He has now won his two gold medals in the
Paris Olympics, kaya kung ano pa ang aming gagawin. Because alam naman natin, itong mga atleta, hindi lang ang sarili ang kanilang iniisip. Hindi naman sarili nila ang kanilang iniisip. Walang pera-pera dyan. Hindi ko na kailangan magbigay ng pera dyan. Parang ganun yung gusto mong iparating, PBBM. Huwag ka na mag-reward kasi okay na yun, may gold medal na siya. Marami naman daw pong nagbibigay ng donasyon sa kanya. Eh huwag na lang daw po asahan si PBBM na magbibigay din. O diba? At eto pa mga Lodi, no, dahil magkatabi naman po sila ni Romualdez, naaalala ko po yung sinabi nito na siya daw po ay tutulong, parang ganun yung pagkakasabi niya, na mapa-improve ang ating mga atletang Pinoy na sasabak sa mga Olympics gaya po ng mga gantong klase ng Paris Olympics 2024, mga idol. Kamusta naman, Romualdez? Nagtatanong lang naman ako ha, dahil meron po akong ipapakita sa inyo na halatang halata po na walang suporta na binigay ang administrasyong ito sa atleta po natin sa golf. Pero tapusin po muna natin, baka naman umaasa pa po kayo na magbibigay po siya ng cash dito po kay Yulo. You know, I'm going to ask him, what can we do? He has already 20 million. He has already, I don't know, I think, hindi na siguro siya makakailangan ng pera. Pero para sa akin, ang interest ko, dumami ang medalist kagaya niya. Ah, diba? Sino ba namang taong hindi na makakailangan ng pera, PBBM? Ginalingan nila yan dahil umaasa sila na meron silang matatanggap galing sa pamahalaan. Suporta ba ng pamahalaan ang itatanong mo dito kung anong mai-improve ng pamahalaan kay Yulo? Hindi nyo na po kailangan niyang itanong para po sa mga atleta. Magkusa po kayo sa gobyerno na tulungan sila na mag-improve para marami tayong makuhang gold medals sa palaro sa ibang bansa, okay? Hindi yung tatanungin mo pa. Kasi sikat siya ngayon, may gold medal siya. Anong tawag dun? Tapos hindi mo pa pala bibigyan ng cash reward. Diba sabi mo, nabanggit mo na meron na siyang 20 million. Marami naman nagbibigay sa kanya. Ano pa bang ibibigay namin? Ang maitutulong na lang namin, paano i-improve ang inyong mga atleta para mas marami tayong makuhang gold. So eto na mga Lodi, para sa inyong pagkukumpara sa panahon ni PRRD at panahon po ni PBBM. Proud na proud po kasi sila na ang dami daw pong gold sa panahon po ni PBBM, pero yung mga atleta nang iiyakan na dahil wala pong suportang natanggap galing po sa pamahalaan. Sabihin nyo man na mali ako, pero ito ang magpapatunay na nakakahiya po talaga. Biruin nyo, wala pong uniforme ang atleta natin sa larangan po ng gold. Ayan po, sabi po dito, dismayado ang PH golfer na si Doty Ardena sa kawalan po ng uniform. Ayan po mga Lodi, ito yung video, baka sabihin nyo nagloloko lang po tayo ha. Ulit natin to, double side tape. Saya-saya, every day is another day. Diba, adhesive? Doble na. Nilagay dun sa patch mamaya, ng Pilipinas. Mataklap to mamaya eh. Proud kayo? Ano na, nakakahiya. Diba? Sana all may uniform. Ito. Kami lang ang wala. Kailangan pang bumili ng t-shirt. Diyos ko. Ano talagang klase ng Olympics to? Double na yan. Diyos ko, shout out naman dyan sa mga walang nagbigay. Asa na ba yung uniform namin? Sana napunta? Dadalawa na lang kami dito. 22 na lang na atleta. Kulang-kulang pa. Okay. Ayan mga Lodi. Na. Kung mahaba buhay nito, diba? Nakakahiya. Proud na proud kayo? Suportado ng pamahalaan ba ang mga atleta ng ating bansa? O suportado lang nila kapag may natanggap itong gold medal, silver, bronze? Pero kagaya po nito na golfer, na atleta natin, na si Doty Ardena, wala daw po silang uniform. Galing po sa kanya yan. Ultimo patch po ng Pilipinas, mga Lodi, nilagyan po ng double adhesive tape. So nakaka-proud. Maraming gold. Tapos wala pang pa-cash reward sa atleta natin na nanalo ng gold. Paano gagalingan? Paano dadami ang ating gold medal? So ganito ang ating pamahalaan. Wala man lang suporta. Sabi pa nun ang dunung-dunungan natin na na suportahan daw niya yung ating mga atleta. Pero eto pala yung kinalabasan nun. Wala man lang uniform. Anak na tinapay. Imposible naman, walang budget dyan. Buti pa pala si Senator Manny Pacquiao. Suportadong suportado niya ang ating mga atleta. Nako naman talaga. Para dun sa nagkukumpara na marami daw pong gold sa panahon po ni PBBM.
pero wala namang suporta galing sa pamahalaan nito na ang mga atleta na natin ang umiiyak dahil wala man lang tulong, wala man lang uniforme. Kamusta naman kayo o tambayan ng kocheros? Pagyabang nyo, daming gold eh, pagpalakpakan natin. Oh, buti pa sa panahon ni PRRD, makikita mo't mararamdaman ang tunay na suporta kahit na hindi mo na itanong, papunta pa lang sila doon, alam na ni PRRD kung ano ang dapat itulong nila dahil sa mga sinisigaw o hinihiyaw ng mga atleta nating kakulangan pagdating sa Olympics. Pero dito mga Lodi, dahil naka-gold medal si Caloy o si Carlos Yulo, dyan pa niya itatanong eh. Proud na proud pa sila. O eto, yung panahon ni PRRD, Duterte Games, Yulo and Petesio, other medal winners, more cash rewards. Ngayon nyo ipagmalaki ang inyong PBBM. Kumpara nyo dito kay PRRD. Sobrang anlayo talaga mga Lodi. Magalit na kayo sa gusto ninyo, sa mga sinasabi ko, ipagtanggol nyo kung ano po ang sinisigaw ng atleta po natin sa panahon po ng administrasyon niya. Nakakahiya daw po, walang uniforme ang atleta. Walang budget? Asan na? Ay binangga siguro ng ano, ng barko dahil sa flood control. Hanggang dito na lang po mga idol. Sige, pagsigawan nyo. Proud kayo, maraming gold ang ating bansa dahil sa panahon nito ni PBBM. Pero alam namin na mga malalawak ang mga utak na hindi talaga sumusuporta itong administrasyon na ito sa mga atleta nating kawawa na naikipaglaban para sa pangalan ng ating bansa. Pangalan pa lang ni Yulo, mali na. Stay safe mga Lodi and God bless you all. Peace bump.